Tagalis, tara na po. Tita Grace, feeling ko po ayan na po yung last fragment. Kasi tignan niyo po, parang nabubuo na po yung pad niyo. Shavarashi. Shavarashi. Oh, ano po yan, Tita Grace? Nakuha pa nila yung mensahe ko sa kanila yung last time na binuksan ko to. Walaan ka po sinabi nila. Siguro, where na you? Dito na me. Hindi ganun, Doy. Kailangan, where are you? I am here. Siyempre, Tita Grace. Nag-joke lang naman po ako. Pero tama ka. Hinahanap na nila ako. Tinatanong nila kung nasaan ako. At kung ligtas ako. Tita, sino po ba yung nakaka-message mo dyan? Yung mga relatives mo din po ba? May lola po ba kayo dun sa planet ninyo? Wala. Wala akong nanay, wala akong tatay, wala din akong lola. Wala kaming ganun. Bakit? Namimiss mo na ba yung lola mo? Namimiss ko po yung family ko nung hindi pa po sila nagkakagalit. Pero alam mo ba na pwede mabuo ang nasirang relasyon dito sa mundo niyo? Dahil may special blue kayo. Na pwede maayos ang lahat. Basta kailangan mo lang ibigay. Oh. Alam mo ba kung anong special glue na yun? Pagmamahal at pagpapatawad. Hello, Karen. Yes, kailangan ko makausap ang ma'am mo. Okay, salamat. Okay. Thank you. Sir? Kung ito ay ang tukol kay Minggoy, at kung makikiusap kayo kung pwedeng huwag ko siyang pulong, I'm sorry po, hindi ko magagawa yan. Wala na sa kamay ko ang batas. Sir, hindi po. Hindi naman po tama hingin namin sa inyo yun dahil nawalan po kayo ng asawa. Gusto lang po namin humingi ng tawad. Hindi ko kasi namin alam kung paano kami haharap sa inyo. Pero sir, sana naman huwag naman kayo magalit sa amin ni Aris. Sige sir, aalis na ho kami. Bakit naman ako magagalit sa inyo? Wala ko kayong kinalaman sa ginawa ni Minggoy. Hindi mag-alala. Hindi yun yung kasalanan. Labas ko kayo doon sa mga kasalanan niya. Sir, salamat po. Wala kayo bagay mo sa akin. Sir, maraming salamat po. Sir, nagsisisi na po si Minggoy. Pero naiintindihan ko po. Kailangan po magbayad sa gbata si Minggoy sa lahat ng kasalanan ginawa niya. Sir, salamat po. Alam niyo, masakit ho. But only time will tell. Kailan ko siya mapapatawad. Pero huwag ko kayo mag-aalala. Hindi ko nagbabago ang trato ko sa inyo. Salamat, sir. Salamat po. Sige. Hindi mag-aalala, ha? Okay.
Oh, ito. Ano na nga rin? Okay naman para kami kay Sir eh. Hindi siya galit sa kami. Oh, buti naman. Oh, thank you, Lord. Aris. Mabay talaga si Sir Aris. Carlos. Aris. Are you okay? Nakausap mo na ba ang kanyo? Oo. Oh, nakadetain na siya. Nabalitaan ko yung nangyari kay Ma'am Grace at sa ate mo. She's okay. Pati si Ate Grace. Nagrekonsahan na sila. Naasahan ko talaga na si Ma'am Venus yung kidnapper bilang lantarang hater ni Ma'am Grace. Yun pala, siya rin nakidnap. Samantalang kaibigan ni Sir Carlos, si Luxet. Ano pa palang gagawa ng kasama sa kaibigan niya? Nakakagulat talaga yung kung sino pa yung malalapit sa'yo. Akala mo kilala mo na. Tapos sila pala yung gagawa ng mali. Parang si Mingoy mo. Lalo na yung nanay ni Sir Carlos. Madam, na-order niyo na ba yung pampahapin yung pagkain? Ay, yan na ba yun? O oh, ma'am ha, total cheat day naman, pero in moderation lang po. Siyempre. Hoy! Hoy! Patanda, ikaw si Nova Soriano, di ba? Ako nga. Pero hindi ko gusto yung pananalita mo ha. Ikaw pa yung may ganang magtara, ikaw na nga yung sinungaling at kriminal! Ano sinabi mo? Akala mo hindi aabot sa amin na ikaw yung nag-frame up kay Chito? Ginamit mo yung pamangkin ko para pagtakpan lahat ng kasalanan nyo ng Mingoy na yan. Ang tanda-tanda mo na wala kang pinagkatandaan, walang hiya ka pa rin! Teka lang ho, magunos-dili tayo ng pananalita. Konting respeto naman po. Respeto? Paano rin respetuhin yan? Sinira niya ang buhay ni Chito. Nakakulong yung inisenteng tao dahil sa kanya! Hindi pa po makakalaya yung pamangkin ko. Kasi, kailangan niyang dumaan o umaten ng napakaraming hearing para ma-dismiss yung kaso. Salamat po kayo. Pasalamat po kayo at maraming pinagdadaan ng proseso yung piskal. Kung hindi, madadampot na kayo ngayon pa lang. Pasensya na. Pasensya na ho. Umalis na kayo! Kakaalis? Hindi pa tapos to. Pagsasampa kami ng kaso. Oo. Ha? Kayong kwenta! Wala kayong kwenta. May tao ka! Tumigil na kayo! Ano ba? Tama na! Tama na! Ano ba nangyayari dito? Huwag niyo na siyang aawayin. Bakit niyo po pinagtatanggol yung tao na yan? Di ba siya yung pumatay sa asawa niyo? Alam ko kung malaki ang galit niyo sa kanya. Malaki ang kasalanan niya sa inyo. Pero lalo na sa akin. Pero kahit na anong galit ko sa kanya, nanay ko pa rin siya. Kaya kung maaari ho, hayaan niyo muna kami at mag-uusap kami. Sige na ako.